Hello guys, it's me again, EK Villanueva, and welcome back to my channel. For today's video po ay ituturo ko po kayo sa loob ng aking tindahan. But before that, so unahin na po muna natin yung sa aking labas ng tindahan. So dito sa labas ng tindahan, makikita mo yung sa mga videos, meron na siyang mga promotion, advertising yan para madaling ma-recognize ng mga customer na may mga soft drinks pala, may mga timplang kape. At syempre, yung sa channel ko na rin. Yung mga biskuit, tapos may mga cheesy, at saka yung mga available na mga drinks. Ayan, tapos, aside dun sa mga biskuit, dinisplay ko na rin sa labas yung mga Ipica scent oil, yung mga bitit, mga salon pass, pulbos, tsaka yung iba pang mga non-food product na madalas na hinahanap ng customer. Kasi kapag wala siya sa labas, hindi agad nalalaman ng mga customer na meron pala akong ganitong tinda. So ayun guys, yun yung overview ng labas ng aming tindahan. And then ngayon pa, ipapasok na tayo sa loob. Tara, samahin mo. Yung mga tubig. So para kapag may bibili, dito na lang din kukuha. Hindi naman siya nakalapat sa semento, naka-elevated naman siya, kaya safe at malinis. So tara, dito na tayo sa loob ng aking bahay. So meron sa pagpasok pa lang, makikita mo may greetings na na Merry Christmas. So Paskong Pasko. Dito sa may right side, makikita nyo yung bisikleta ko. Yan. Second hand lang siya, nabili ko siya ng second hand sa Japan Surplus. So Bridgestone to. Ginamit ko siya nung nagtatrabaho po ako sa Ayala Cloverleaf sa Balintawak. So tara, pasukin pa natin yung aking tahanan bago tayo pumasok sa tindahan. So dito tayo, so makikita natin agad yung Christmas tree. Kani-design lang yan, hindi pa masyadong perfect yung pagkakagawa. Ang theme ng aking Christmas tree is traditional Christmas tree. It's traditional Christmas. Basta traditional siya na red and gold lang yung kulay ng Christmas tree. Ayan. Siyempre, nandito na rin yung salamin kasi nilagay ko na lang sa sala kasi kapag nasa kwarto, piling ko may mga iba pa akong kasama. Kasi yung salamin kasi ibang dimension na yan. Wala. So, pasok pa tayo ng konti. So, dito sa may wall, kulay white yung napili namin na wall decor. And then, nakalagay, may tatlong, tawag dito, display, wall display. Dito muna tayo magsimula sa taas ha. Tapos ito naman yung yung orasan ko. Yan, galing naman siya sa US. Charot lang. At yan naman yung yung picture ko. So yung outfit na yan, 2016 pa yung picture na yan, kaya batang bata at gwapong-gwapo pa ako dyan. So yung frame naman na yan, galing pa yan sa sa Spain. Galing pa siya sa Espanya, Manila. Sa Espanya, Manila. And then dito, meron dito yung symbols ng Christmas. Dito na lang, dito ko na lang siya inilagay kasi pili ko mas perfect siya dito. And then, andito yung speaker. Tapos itong mga bendos na yun, collection ko yan dati nung nagtatrabaho pa ako sa Jollibee. So ito naman yung ginagamit kong ring light sa pagbablog, lalo na sa gabi. So kailangan ko ng ring light para medyo lumiwanag naman yung pagmumukha ko. And then yung light, syempre meron din tayo yung stand fan. And then yung 43 inches natin na TV. So, Promac yung yung brand niya. And then, siyempre, meron din tayo ditong cactus. And then, walang masyadong laman yung istante ko. Amplifier lang, tapos empty box lang siya. Ayaw ko kasi talaga ng masyadong maraming display na nakalagay dito sa gusto ko, plain lang talaga siya. Ayan. And then, sa may kabilang istante, hindi ko talaga istante ito sa kaibigan ko lang, pinahingi lang siya. Ito yung flowers. Ito talaga dapat yung nakalagay dito sa center table. Pero since na
Christmas ngayon. So Christmas tree muna yung ilalagay natin and then dito lang muna siya. Sa likod niya, ito talaga yung mga wine na nakalagay siya dito. Yan, hindi pa siya nabubuksan, pwede tayong magtagal. Kaya tapos sa ilalim, hindi ko na lang kung saan galing itong mga to. Ay, ito, maganda to. Ito kasi mga alaala ng mga namatay kong aso, ng mga tuta. Yan. Ito, alaala to ni Mik Mik. Ito naman, alaala to ni Brenda. Yan. Ito yung kapatid ni Mik Mik, si Happy. So, dito naman, sa paikot, makikita nyo, kitang-kita naman, yung aparador natin. Plastic lang siya. So, ito yung loob ng cabinet. Ito yung mga, dito yung mga polo na sinusuot ko, and then mga damit na sinusuot ko nung sa trabaho ko. Tapos yung mga damit, and then kung ano-ano pa, so hindi na natin bubuksan. Kasi hindi mga brand yung mga damit ko. So, sa ibabaw ng cabinet, nandito may mga sapatos to. Ayan. Ilan, yung ibang box tinapon ko na kasi sira na siya. Ito may laman pa to eh. Ayan, hindi ko pa siya nasusuot. May dalawa pa akong sapatos na hindi nasusuot. Tapos ito yung isa. Ayan, hindi ko pa siya nasusuot. Dito naman tayo sa may kabilang wall. So dito sa may kabilang wall, may naligaw na Stitch. Hindi talaga ito dapat dito eh. So, ito, kulay puti pa rin yung background ng ano natin para maaliwalas tingnan yung ating wall. Sa itaas nito, makikita natin yung ceiling fan. So, kapag nakaupo ka rito, so, relax na relax ka kasi nakatutok sa iyo yung ano, yung ceiling fan. Tapos may katabi ka ng aso. Ayan, kaganyan ka lang, oh. And, diba, sarap sa piling? Siya nga pala si ano, si Salvador. Ang aking 6 years old na ano, na alagang aso. So, meron pa rin tayo makikita dito na symbols ng Christmas. Meron dito mga medya. So, lalagyan namin ito ng regalo sa Pasko. Yan, may mga Santa Claus pa siya. Yan, madudumi kasi pinaglalaroan niya ng aso. And then, meron din itong ano, hanging Christmas. Hanging Santa Claus. Ayan siya. Yan, ang kaparap siya. So bago tayo pumunta sa ano sa kusina, ay silipin muna natin yung kwarto at saka yung aking kusina. Tara. So ito na yung kwarto, medyo madilim. Huwag na natin masyadong ano silipin. Dito na tayo sa kusina. Ito yung sa may wardrobe ko. Ayan, mga bulbos, and then yung mga wax, yung mga ganyan, yung mga relos. So dito lang. Dito ako nag-aayos kapag bago pumasok. So dito sa katabi ng ano ng wardrobe, makikita niyo sa itaas niya makikita niyo yung kalendaryo, Chinese calendar, and then yung mga sombrero. Hindi ko naman masyado ginagamit 'yan. And then ito yung mga sapatos na lagi kong ginagamit. So hindi ko na iisa-isahin kasi ano. Hindi pa siya nalalaban, so bali 1 2 3 4 5 7 10. So, 10 sapatos pala yung ginagamit ko na palit-palitan kaya yung dalawang sapatos ko. Hindi ko pa siya ginagamit. So, ito naman yung mga labahin natin. PM lang po kung sinong gustong maglaba. So, pwede naman po. And then, ito yung ano. Ito kahuhugas lang to kaya hindi pa siya nakasalansan. So, ito yung mga tasa. Dito yung mga baso. Tapos yung, ito yung pinggana namin. So, ang dami kutsara tsaka tinidor kasi laging maraming bisita. Minsan pumupunta rito. So, kapag may dumadalaw ng mga kaibigan, so kailangan marami tayong reserva na kutsara tsaka tinidor. Tsaka mga pinggan, tsaka mga baso. So, medyo makalat yung taas. Honestly, tamad talaga ako maglinis ng bahay. Kaya, hinahayaan ko na lang yan. Bihira ko lang siya makibo. Kaya, hayaan mo na. So, ito yung ano. Ito kami, ito yung water dispenser namin. Galing naman to sa ano. Galing naman to sa Colombia. Yan. Tapos meron dito sa lakot. Tapos, nakalbuto ko nito yung dito. So, ginamit ko yan dati noong nagpapadyan pa ako. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa gabi araw. So, ganito lang po yung ang tamang pagpupugas ng kamay. So, sa ilalim ng ano ng lababo, dito nakalagay yung mga case ng ano, ng mga
nung isang soft drinks at saka nung mga ano, Red Horse. Dito naman tayo sa ano, sa second floor. Dito naman tayo sa ano, sa banyo. Dito na yung loob ng CR. Medyo malawak rin naman siya. Ayan. Maganto ako naliligo. Maganyan-ganyan lang. So after natin makita yung aking munting, yung aking sala, yung maliit na kwarto, madilim na kwarto, and then maliit na kusina, tsaka maliit na ano na banyo. So punta na tayo sa pinaka-importante content ng vlog nito, which is sa tindahan. Nandito na tayo sa aking tindahan. So dito sa ano, sa tindahan, ito yung pinaka-front niya. So makikita natin, nandito yung mga madalas na binibili ng customer. So yung mga ano, yung mga dilata, yung mga cup noodles, so iba't ibang klase ng mga dilata. And then walang ice tubig. Walang ice tubig. So tsaka yung sa mga kape, nakataas na rin siya. Ay nandun na sa ano, sa taas. And then dito sa may kabilang side naman, ikot tayo. Dito naman sa kabilang side, ito yung mga non-food items natin. So nandiyan yung mga ano, yung mga Downy, yung mga fabric conditioner, and then yung mga sabon na pampaligo, sabon ng panlaba, at saka yung mga shampoo. So yung mga shampoo ko, hindi siya mga nakasabi kasi ayoko talaga ng masyadong maraming borloloy sa loob ng tindahan. Kaya ang ginagawa ko ay isa-isa ko na lang siya. So dito sa kabilang estante, nandito naman yung mga diapers, yung mga napkins. Ayan. Tapos dito wala lang nilagay yung ano, yung mga tingi-tinging kape. So ito naman yung sa may front ng tindahan natin. Ayan. So pinakita ko nga siya sa labas kanina. Ito yung mga chichiria. So para madaling makita, para madaling ma-recognize ng customer na meron din tayong mga ano. Kailangan maitik. So katulad nga na sinabi ko kanina, para madaling ma-recognize ng mga customer na meron tayong mga ibang mga items compare sa mga ibang sari-sari store. So nasa unahan na siya yung mga Etika Scent Oil, so mga Katinko, Bitwit, yung mga Katchalis, Baby Oil, mga Betadine, tapos meron ding ano, mga Salon Pass, tsaka Black Shampoo. Ayan. So dinisplay ko na siya sa harap para madali siyang makita. So nandiyan yung mga candies, tapos ito yung mga biscuits. So ito naman yung bigasan, wala pang laman. And then ito yung mga ibang mga seasonings at saka yung mga juice. Ayan, Tang tsaka Nestle lang yung binibenta ko na juice. Hindi na ako masyado nagbebenta ng iba't ibang brand ng juice kasi yun lang naman yung madalas na hinahanap. And then dito naman sa, ito itong drum na to, ano to eh. Dito tayo sa mga bandang ilalim. Bubusisihin natin. Doon kasi may isa, ano, sa kabilang ilalim, hindi ko pala naipakita kanina. Doon nakalagay yung ibang mga case ng soft drinks. Ayan. Dito naman sa ilalim, so naku-curious siguro yung ibang mga, yung mga bumibili kung ano yung mga nasa ilalim namin. So makalat talaga yung ilalim. Dito naman nakalagay yung mga, ano, yung mga bechi, tapos yung mga tingi-tinging asin, yung mga tingi-tinging asukal, tingi-tinging mantika. Ayan. Kaya, yan yung nasa ilalim namin. Then yung mga ano, paminta, tapos tawas, ay mga ano, piso-pisong retail. Tapos dito, nandito nakatabi yung pinakamahalagang bagay sa amin. Ang hirap ng puli. So eto, sa ilalim nakatabi yung puli. Ayan, sa ilalim ng bigasan namin, ang nakalagay ay puli. So sa kabila ng anon, ay sa katabi ng ano, ng tumbler ng bigas, so dito nakalagay yung mga anong drinks natin. Eh yung Lucky Me, yung mga Nissan Dragon, tsaka yung mga iba't ibang flavor ng Pancit Canton. So ito yung permit. Baka isipin nyo na ano, na wala kami permit ng ATI sa barangay. So meron naman, kahit o paano. And then, ito yung pinaka-counter, makalat. So dito nakalagay, sa nakaraang vlog ko, na ipakita ko na rin naman yung ano, yung pirahan. So ito yung tipipiso, yung mga bariya. So mga magkakahiwalay na siya. Fake to it. Dito kasi ano. So sa taas din ng mga ano, ng mga kape, meron din foam, mga chichiria. So medyo kulang na nga lang kasi hindi pa dumadating yung delivery. So ayan, iba't ibang klase ng chichiria. Yan ang ating
7 pesos, tsaka tea po 14 pesos, tsaka yung mga candies. Dito naman sa may ilalim, kung mapapansin nyo, wala nakalagay, laruan lang. So hindi siya pwedeng lagyan kasi ano to, kwarto to nung ano, nung alaga kong si Happy. So ayun na nga guys, na ipashare ko na kayo sa loob ng aking bahay at tsaka sa tindahan. So, para po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please huwag po makalimutan mag-subscribe and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na uploads. So maraming salamat po sa nag-request ng content ng video ito, Tindahan Tour plus House Tour. Again, thank you so much for watching. Bye-bye!